Hello mga lalabs, kamusta po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at walang karamdaman. At sa video na ito ay pag-uusapan natin ang gravity hole na nakita sa Indian Ocean. Paano nga ba ito nabuo? Pero bago po ang lahat, kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, please like at subscribe at pakipindot na rin ng bell notification para maging updated ka sa lahat ng mga panibagong upload ko. At paki-like at comment na rin kung inyong nagustuhan ang video na ito. So without further ado, let's go! Naniniwala ang mga siyentipiko na natagpuan nila ang pinagmumulan ng malalim na gravity hole sa Indian Ocean, isang kakaibang lokasyon kung saan mas mababa ang gravitational pull ng Earth kaysa sa ibang mga lugar sa ating mundo. Maraming nakatagong misteryo sa mundo na maaaring hindi natin nalalaman. Ang isang hindi gaanong kilalang fenomenon ay isang napakalaking gravity hole sa Indian Ocean. Gravity hole na ito ay natuklasan noong 1948 sa timog ng Sri Lanka ng Dutch geophysicist na si Felix Andreas Vining Minish sa panahon ng isang ship-based gravity survey, at nakaakit ito ng interest ng maraming mga siyentipiko sa loob ng maraming taon. Ang Indian Ocean Geoid Law or IOGL ay sumasaklaw sa mahigit 2 milyong square miles at matatagpuang humigit kumulang 600 miles sa ilalim ng crust ng Earth. Ang napakalaking anomalya ay may mas mababang gravity kaysa karaniwan. Ang dahilan ng mababang gravity ay dati nang hindi alam, ngunit ang dalawang eksperto mula sa Center of Earth Sciences, Indian Institute of Science, Bangalore ay nagmungkahi kamakailan ng sagot. Ang imbestigasyon ng IOGL ay pinangunahan ng mga Indian scientists na sina Dibanjan Pala at Atrithi Ghosh. Ang pagkakaroon ng Indian Ocean Geoid Law ay isa sa mga pinakanatitirang problema ng Earth sciences. Ito ang pinakamababang geoid gravity anomalya sa Earth at walang pinagkasunduan sa dahilan nito, sabi ni Prof. Atrithi Ghosh. Sa kanilang pananaliksik, pinag-isipan nila ang mga paliwanag para sa nawawalang mass na nagiging sanhi ng pagiging mababaw ng geoid. Ang geoid na ito ay nabuo 20 milyong taon na ang nakakalipas at malamang na magpapatuloy hanggat dumadaloy ang material ng mantle. Gumamit ang mga mananaliksik ng 19 na mga modelo ng computer na ginagaya ang mga paggalaw ng mantle at tectonic plate sa rehiyon sa loob ng 140 milyong taon, pagkatapos ay inihambing nila ang mga kuha na mababa na nabuo sa bawat pagsubok sa totoong buhay. Ang anim na modelo na pinakamahusay na nag-stimulate sa totoong geoid law ay nagbahagi ng isang karaniwang tampok. Ang mga plume ng mainit mababang density ng magma ay tumataas upang palitan ang mas mataas na density na material sa ilalim ng mababang na binabawasan ang mass ng rehiyon at pinapahina ang gravity nito. Ang mga plume na ito ay mga spots ng mantle rock na nagmumula sa kaguluhan 600 miles or 1,000 kilometer kanluran sa ilalim ng Africa. Kilala bilang African blob, ang siksik na bulan ng crystallized na mantle sa loob ng mantle ng Africa ay kasing laki ng isang kontinente at 100 times na mas mataas kaysa sa Mount Everest. Ang mga butas ng gravity ay lumilitaw kapag ang gravitational field ng Earth ay hindi pare-pareho dahil sa mga pagbabago sa density at mass distribution. Ang ilang mga lokasyon ay mas siksik kaysa sa iba at ang mga pagkakaiba-iba ng density na ito ay nagdudulot ng mga pagkakaiba-iba sa mga attractions gravitational na gumagawa ng mga geoid. Ngunit ano ang maaaring nagtulak sa mga tipak ng material nito sa ilalim ng Indian Ocean? Ang mga huling piraso ng tectonic puzzle ay Scythian slabs o mga labi ng seafloor mula sa sinaunang karagatan ng Scythes na umiiral sa pagitan ng supercontinent na Laurasia at Gondwana mahigit 20 milyong taon na ang nakakalipas.
Ayon sa mga mananaliksik, habang ang Indian plate ay humiwalay sa Gondwana at bumangga sa Eurasian plate, ito ay dumaan sa Tethys plate. Ibinababa ito. Pinipilit nito sa ilalim ng Indian plate. Ang mga basag na tipak ng lumang Tethys Ocean ay nagsimulang lumubog ng mas malalim sa ibabang mantle, habang sila ay itinataboy ng mantle malapit sa modernong panahon, East Africa. Humigit kumulang 20 milyong taon na ang nakakalipas, inilipat ng lumulubog ng mga Thiian plate ang ilan sa mga nakulong na magma sa African blob na bumubuo ng mga flume. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang pagkakaroon ng mas magaan na materyales sa upper hanggang mid-mantle ay may pananagutan sa mababang gravity sa rehiyong ito, na nagresulta sa pagbuo ng IOGL. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang mga labi ng isang matagal nang nawawala sa ilalim ng Tethys Ocean ay nabuo ang mantle formation na ito sa ilalim ng Indian Ocean. Thank you for watching and please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button so that every time I upload my new video, you will be notified. Thank you.